Hey, magandang umaga po sa inyo lahat. Ito pong Facebook Live na ito ay para po sa ating mga empleyado. Although syempre lahat naman po ay welcome manood. Pero ito po ay dahil medyo matagal na rin tayong hindi nakakapag flag ceremony. Dahil nga bawal ang mass gatherings, hindi tayo makapagpulong ng malakihan. At yung dapat tuwing Lunes na nakapagbigay tayo ng mga announcements sa ating mga empleyado ng lokal na pamahalaan, hindi natin nagagawa magmula nung Marso. Kaya ito po, para po sa mga kawani ng ating lokal na pamahalaan, kung hindi niyo po mapanood ng live, ay sana po mapanood natin mamaya. I-upload ko rin po sa YouTube para naman po sa mga kasamahan natin na walang Facebook. Meron po sa atin walang Facebook. So magsisimula na po ako. May mga konting announcements lang tayo at gusto ko rin kamustahin ang mga empleyado natin. Sa mga empleyado natin, miss ko na rin po kayo. Yung iba sa inyo, matagal ko nang hindi nakikita. Hindi ko naman kayo mabisita at alam niyo naman, hanggat maaari, iniiwasan natin yung face-to-face contact kapag kailangan lang talaga. So, sana matapos na ang lahat ng ito para makapag-meet na rin tayo at makapag-flag ceremony na tayo ng maayos. So, again, magandang umaga po sa inyong lahat. Sa lahat ng nanonood ngayon, lalo na sa mga kawani ng lokal na pamahalaan. Noong nakaraang August 10, nag-issue po ako ng isang memorandum para sa lahat ng mga empleyado natin. Sana nabasa niyo po yun, lalo na po kung ikay department head or office head, head of office. At ngayon po, kahapon, nag-issue ng panibagong supplemental memorandum ang ating Human Resources Department o HR Department through Ms. LV Flores. So, kung hindi nyo pa nabasa, nabasa na yan ng ibang department heads natin at ng ibang empleyado, kung hindi nyo pa nabasa, mamaya, unang gawin nyo pagpasok nyo sa opisina, basahin nyo po yung memo. So, hindi po tayo exempted sa virus, bagamat marami tayong trabaho dito sa lokal na pamahalaan, hindi natatapos ang trabaho natin. In fact, dahil crisis, mas marami tayong trabaho ngayon. Pero hindi po tayo exempted sa virus. Ibig sabihin, kailangan natin mag-ingat at ginagawa natin yung mga measures na kailangan natin gawin para ma-minimize yung risk natin. Pati dito sa City Hall at kasama na rin yung mga ibang opisina katulad ng mga annex natin, katulad ng mga ospital natin. Hindi perpekto yung nagagawa natin pero nagsusumikap tayo para ma-minimize natin yung risk na dulot ng COVID-19. So, makikita po natin dun sa memo nung August 10, nandito po yung alternative work arrangement. Kumbaga sa ngayon, nasa skeleton workforce pa rin po tayo. Ngayon, may mga ibang opisina, halimbawa po, City Health Department, hindi po sila nakakapag-skeleton workforce. Dahil, hindi naman pwedeng walang City Health Department na nagtatrabaho, hindi pwedeng kalahati lang kayo na pumapasok. So, medyo iba po yung kaso na yun. Pero para po sa mga empleyado o sa mga nasa opisina na naka-skeleton workforce, ito po, meron tayong mga bagong adjustment para sa linggong ito at hanggang sa kung kailan natin siya kailangan. Gaya nung nabanggit ko na, nag-issue ng memo kahapon ng HR, so meron po tayong dalawang kategorya ng mga opisina. Kung kayo po ay nasa category 1, 30% skeleton workforce pa rin po ang pinapatupad. Ulitin ko po, kung kayo po ang nasa category 1, kayo po ay nasa 30% workforce arrangement pa rin ho. Ibig po sabihin, at hanggat maaari, dapat hindi po tayo nag-overlap. Hanggat maaari po, alam ko may mga ibang opisina, halimbawa sa budget or sa treasury, may mga ibang functions na ikaw talaga yung kailangan gumawa nun.
So medyo mahirap na walang overlap dun sa set A at set B ng mga opisina ninyo, sa mga empleyado ng opisina ninyo. Pero hangga't maaari, hindi dapat nag-overlap yung ilalagay nyo sa set A, kunyari MWF yung set A or TTHS yung set B o TTH lang. So depende, kayo na po mag-usap-usap, yung department head or office head ninyo ang magdedesisyon. Basta 30% lang at any given time ang pwedeng pumasok. Para naman po sa pangalawang kategorya, for category 2, magpapakilala tayo ng bagong working arrangement sa inyo. Ito po ay para ma-minimize palalo yung mga close contacts at maiwasan ang pangangailangan natin na mag-lockdown ng opisina. Ano po itong bagong arrangement para sa category 2? Ito po yung 2 weeks on, 2 weeks off. Actually, 15 days on, 15 days off. Ibig sabihin, papasok ka po ng regular ng 15 days. Humigit kumulang 2 linggo yan. Lagpas ng konti sa 2 linggo. Papasok ka, after working for 15 days straight, magpapahinga ka naman ngayon ng 15 days. Maganda po ito, parang may automatic quarantine na tayo. Kung sakaling hindi mahuli ng test yung COVID-19 sa iyo, makakapag-quarantine ka ng 15 days at ayon sa Department of Health Guidelines, kung asymptomatic ka, walang sintomas, after 15 days, safe ka na daw ulit. So alam niyo naman, sinusubukan natin i-test ang mga empleyado natin, test, mga frontliners natin lalo na. Pero may pagkakataon na hindi naman po lahat ay natetest. At hindi talaga lahat natetest araw-araw, di ba? Imposible yun. Hindi rin naman kaya na linggo-linggo. Kahit yung every 2 weeks, hindi natin nagagawa yun. Except sa mga health workers, sinusubukan natin gawin. Minsan, hindi nagagawa. Pero as much as possible, we test our employees regularly. At siguro, isa tayo sa mga lokal na pamahalaan na talagang natetest yung mga empleyado niya. So, pag nag 2 weeks on, tapos 2 weeks off tayo, mas magiging ligtas po tayong lahat. Una, hindi na magkakahawaan. Kung magkahawaan man, dun lang sa set A or sa set B. No? So, pero syempre, kung nagsusuot tayo ng mask, social distancing, kapag kasama natin yung mga katrabaho natin, talagang mami-minimize na natin yung contamination o yung infection sa loob ng City Hall at sa iba pang opisina ng City Hall. So, makipag-ugnayan po tayo sa ating mga Department Health. Uulitin ko po, for Category 1, 30% workforce pa rin po tayo. For Category 2, except health-related, kasi hindi po natin kaya gawin to sa health-related, katulad ng mga ospital o City Health Department, Health Center, hindi natin kaya yun, kulang tayo ng tao. Pero sa ibang Category 2 offices, 15 days on, 15 days off yung ipapatupad natin na work scheme para meron na rin tayong automatic quarantine. Sana sumunod po ang lahat. Muli po, makipag-ugnayan na kayo sa inyong mga office head or mga heads of office ninyo. Yan ho. So yan po ang ating AWA, AWA. Ito po yung sinasabing alternative work arrangement. So, meron pong AWA sa lokal na pamahalaan ng Pasig. Alternative work arrangement. Konting mga paalala lang. Yun po yung pinakamahalagang announcement natin. Pero konting mga paalala lang bilang mga empleyado. Alam kong lalo na yung mga frontliners natin, lalo na yung mga health workers natin, alam kong pagod po tayong lahat. Medyo mahaba-haba na rin itong pinagdaraanan nating krisis. Isipin nyo, halos kalahating taon na tayong nasa crisis mode. Hindi po biro yung ginagawa natin. Along the way, may mga nagawa tayong maganda, meron tayong naging pagkukulang, meron tayong achievement, meron din tayong naging failure. May maganda, may hindi magandang nangyari, pero ang mahalaga, nagsusumikap tayo at hindi tayo tumitigil na magtrabaho para sa ating mga pinaglilingkuran.
Kaya sana ay hindi po tayo magsawa, hindi po tayo tumigil sa paglilingkod sa ating mga kababayan kahit na pagod na po tayo. Tandaan po natin na bilang mga empleyado ng pamahalaan, meron tayong responsibilidad na maging halimbawa sa ating mga kapwa Pasigueño. Tayo ang dapat una na sumusunod. Unang-una tayo dapat na sumusunod sa mga patakaran ng ating pamahalaan. Katulad po yung pagsuot ng mask, yung social distancing. Pwede kung mag-isa ka lang sa opisina, okay lang. Dahil ngayon, ako lang, walang ibang tao dito at walang pumapasok sa kwarto na to. Pero oras na may iba akong kasama, kailangan magsuot ako ng mask. Hindi po ako pwedeng mapagod sa pag-iingat. Hindi tayo pwedeng magsawa sa mga reminders. Minsan, di ba, kakain tayo, bababa natin yung mask. Siyempre, alam naman kumain tayo na nakasuot yung mask. Pero maging halimbawa po tayo sa mga kapwa nating Pasigueño. Yung mga hindi po sumusunod, hindi paulit-ulit nakikita, hindi nagsusuot ng mask. Pag nakita ko po kayo, pag nakunan kayo ng picture ng mga kliyente natin o mga pasok sa City Hall o ng kapwa ninyong empleyado, mapipilitan tayo na gumawa ng tamang aksyon. Baka may masuspinde, ayaw naman natin dumating sa ganung pagkakataon. Pero para sa kaligtasan ng lahat, kailangan po natin gawin yun. Kailangan natin maghigpit sa mga patakaran related sa health safety protocols natin. Muli po, mga empleyado tayo ng pamahalaan, huwag natin kalimutan yung RA 6713, yung Code of Ethics at ng Code of Ethics ng mga kawani ng pamahalaan. Mas mataas yung standard sa atin dahil mga public officials tayo. Mataas man o hindi ang ating posisyon, ito po ay responsibilidad natin at tinitingnan tayo ng ating mga kapwa Pasigueño kung sumusunod ba tayo o hindi sa mga patakaran at sa mga health safety protocols natin. Kaya umaasa po ako na patuloy tayong susunod dun sa mga health safety protocols kahit nandito po tayo sa loob ng City Hall. Huwag na natin hintayin na huhulihin tayo o na may maninita sa atin. Tayo nga dapat yung naninita sa mga hindi sumusunod. Huwag na natin hintayin na tayo pa ang manita o masita tayo o worse, mahawaan tayo ng COVID-19. Pangalawa, so una po, yung paalala ko na maging halimbawa tayo sa ating mga kapwa Pasigueño. Pangalawa, yung mga feedback ninyo, gaya nga po ng sabi ko kanina, sa panahon ngayon, hindi ko po talaga kayo kayang bisitahin per office. Hindi ko kayo makausap isa-isa. Alam nyo, empleyado natin, halos 10,000. Kung ang bawat isa sa inyo ay magte-text sa akin o ano, hindi ko talaga kayang sagutin lahat. Pasensya na po kayo, yun po yung realidad. Sobrang dami po ninyo. Sinusubukan ko naman, kapag may nagme-message, may sumusulat, ang hiling ko lang po sa inyo, sana idaan po natin sa tamang proseso at sa tamang lugar yung mga feedback natin. Maganda man o po na, okay lang po sa akin. Nakita nyo naman po, diba, katulad po nung mga ibang reklamo tungkol sa COVID hazard pay o sa overtime pay at sa iba pang benepisyo, sinusubukan naman natin aksyonan at inaaksyonan natin yung mga reklamo. Minsan nagtatagal, minsan hindi talaga perpekto yung nagiging response. Halimbawa sa HR, nahihirapan din yung HR natin. Yung COVID hazard pay, manual entry po yan dahil wala naman sa system talaga yan. At may mga iba, di ba, nagka-problema dun sa iFace, etc., etc. Alam nyo naman po yung mga naging challenge natin dyan. Talagang manual entry, isa-isa, isipin mo. Kung 3,000 yung frontliners at any given time, 3,000 din yung may COVID hazard pay. Pumapasok yan 5 to 7 times a day, a week, 5 to 7 times a week. So 3 times 5, di, ano na kaagad yun, 15,000 na kaagad yun. Di ba? So, 15,000 manual entries na yun per week. Ibig sabihin, 60,000 manual entries yun per month. So, hindi po talaga biro yung ginagawa din ng HR. So,
ako naman laging humihingi ng pag-unawa sa inyo. Ina-acknowledge natin na hindi perpekto yung nagiging sistema natin, lalo na kapag may bago, katulad nga po ng COVID hazard pay. Pero ang hinihingi ko po sa inyo bilang mga empleyado, again, meron po tayong Code of Ethics, RA 6713. Idaan lang natin din sa tamang proseso at hindi yung parang galit ka agad. Diba? Hindi naman talaga mapeperpekto ng pamahalaan yung mga, kahit yung mga sa benepisyo natin. Minsan magkakamali talaga, minsan may error, minsan may oversight. Normal po yan. At okay lang sa akin, kahit punahin niyo po yung ginagawa ko, wala pong problema doon. Nakikinig po ako sa feedback ninyo. Yung iba sa inyo, nagte-text pa sa akin ng diretso o nagme-message. Hindi ko man mabasa lahat, pero pag nakikita ko naman talagang ina-actionan. Pero again, sabihin ko po isa pang beses, okay lang po yung feedback. Maganda man o pagpuna, positibo man o negatibo, okay lang po sa akin yung feedback ninyo. Idaan lang natin sa tamang proseso at sa tamang lugar. Halimbawa po, yung mga nagpo-post sa Facebook, una, ang chance na mabasa ko yan napakababa. Wala po akong personal Facebook na ginagamit araw-araw. Inactive po yung personal Facebook account ko, sa page lang ako nagpo-post. So yung mga post ninyo, yung mga iba nag-rant, galit sa Facebook, ganyan-ganyan, nireklamo yung kapwa ninyo, yung empleyado, tinatag ako, ano, hindi ko po talaga mababasa yan. So idaan natin sa tamang proseso. Pwede kayo magsulat sa City Administrator's Office, sa Mayor's Office, sa Ugnayan sa Pasig. Okay lang po yun. Tapos gagawin natin ng aksyon kung nakikita natin na dapat gawan ng aksyon. Pero para po mag-grant na mag-grant sa Facebook tungkol sa sabihin na natin pagkukulang o problema ng ating mga opisina, ng ating lokal na pamahalaan in general, wag na po sana. Hindi ko naman kayo pipigilan eh. Karapatan ninyo, naniniwala ako sa freedom of speech. Pero kung gusto niyo ma-actionan yung problema ninyo, hindi po yung pag-run sa Facebook yung tamang venue o lugar para dun. Muli po, hindi ko kayo pipigilan. Karapatan ninyo, hindi ko rin kayo papagalitan. Minsan may iba, pag nakikita ko, susubukan kong sagutin, magpaliwanag. Minsan, actually madalas, yung mga reklamo naman, may hindi lang pagkakaintindi, may kakulangan lang sa pagkakaintindihan eh. Hindi lang nagkaintindihan, kunyari yung HR saka yung office head. Minsan ganun lang eh. At sinasabihan ko naman ng lahat na mag-communicate ng maayos. Pero may pagkakataon talaga, nangyayari talaga yung mga ganyang problema. So, idaan natin sa tamang lugar, sa tamang proseso. Yan lang po, pakiusap mula sa akin. Susunod po, well, yan po yung mga main announcements natin sa umagang ito. Yung tugon natin sa COVID-19 at sa pandemyang ito, lagi natin sinasabi, hindi naging perpekto. Pero nagtsatsaga tayo, nagpupursigi tayo para magawa natin yung mga kailangan natin gawin ng mas maayos, mas mabilis, efficiently, gaya ng lagi nating sinasabi. Kasama na dyan sa sinasabi nating tugon sa COVID-19, yung mga benepisyo ng ating mga frontliners, lahat ng empleyado. Pagka sinabi ng national, ito pwede gawin ng lokal na pamahalan. Maximum naman lagi yung ginagawa natin kung kaya ng budget. Diba, nung ECQ, MECQ, finul natin yung COVID hazard pay. Pero kung umulit pa po, mag-extend yung ano, hindi na natin kaya. So ito po yung mga realidad, sinasabi ko naman, very transparent po ako sa inyo. Lalo na po, yung mga sa healthcare workers natin, sana alam ninyo na appreciated kayo ng ating lokal na pamahalaan. Hindi man tayo nagkikita o nag-uusap araw-araw, nandito kami para sa inyo. Ngunit, hindi nga po kayang gawin perpekto, hindi talaga nape-perpekto yan. At pakikinggan ko naman po yung mga feedback ninyo. Pero nagpapasalamat po ako sa inyong walang sawang pagbibigay ng serbisyo at sa paglilingkod ninyo. Ito po, lalo na sa mga healthcare workers natin. Maraming salamat sa inyo. Pag ako napapagod, may pagkakataon, napapagod din ako. Pero pag dumarating sa mga pagkakataong ganun, iniisip ko na lang lagi, kung ako pagod, mas pagod yung healthcare workers natin.
Kung ako pagod, mas pagod yung nurse natin na kaka 12-hour shift lang suot-suot yung napakainit na PPE. Kung ako napapagod, mas napapagod yung doktor natin, yung medtech natin. Mas pagod po sila. Kaya pag iniisip ko po yun, parang nawawalan din ako ng pagod. Kasi iniisip ko kung sila kaya nila, dapat mas kaya ko. Kasi ako, hindi naman ako nakasuot ng PPE. Ako, 12 hours, kahit magtrabaho ng 12 hours, kahit anong oras, pwede ako umupo. Sila, hindi. Kaya talagang na-appreciate natin. At pag kumikakilala po kayong mga healthcare workers, iparating po ninyo yung pasasalamat natin sa kanila. Kung ano rin yung tulong na maibibigay natin sa kanila, gawin natin kahit sa mga personal capacities natin. Pero ang hinihingi ko naman sa mga healthcare workers, again, yung mga feedback ninyo, pakikinggan naman natin, pero may pagkakataon na talagang hindi rin talaga, may mga pagkukulang din kami sa inyo at alam ko naman po yun. Pero sana yung mga bagay na maliliit na bagay or yung mga bagay na hindi na natin dapat silipin. Halimbawa po, bibigyan na lang po ang halimbawa para mas malinaw. Yung sweldo ng mga regular healthcare workers natin. Alam naman po natin, may salary standardization law. Hindi po ako yung nagdedesisyon kung magkano po yung sinasahod ng mga healthcare workers. Kasama na yung mga permanent natin, doktor, nurse, at iba pa. Ngayon, meron po tayong mga bagong healthcare workers sa Pasig. Ito po yung mga pinasok natin under contract of service. Karamihan po dyan, arawan yung sweldo. So, yung sweldo nila, base lang po dun sa actual duty nila. Kung nag-duty po sila ng isang araw, may isang araw silang sweldo. Kung nag-duty po sila ng 10 araw, meron silang sahod na pang 10 araw din. Ngayon, medyo malaki po yung sweldo nila kumpara dun sa mga regular employees natin. Dahil nga arawan, special rate po yan, hindi po siya under nung SSL natin or standardization law. So sana po yung mga regular naman natin empleyado, maintindihan din po yun. Hindi naman po kayo nababawasan eh. Yun nga lang po, talagang wala akong magagawa. Ganun po talaga. Kaya sana hindi na tayo magreklamo na, eh bakit yung bagong pasok mas malaki yung sweldo kaysa sa atin? Wala po akong magagawa kasi kung hindi rin natin gawin yun na yung contract of service arrangement sa kanila, eh di kulang na kulang din tayo. Kayo din naman yung mahihirapan. So sana yung mga ganung bagay, maintindihan po natin. At alam ko naman po na pagod talaga kayo at napakahirap ng ginagawa ninyo. Muli po ang aking taus-pusong pasasalamat on behalf po yan ng lahat ng mamamayan ng Pasig. Salamat sa mga frontliners, especially to our healthcare workers. Ngayon po, may mga kailangan tayo ayusin pati sa PCGH. There have been several problems that have come to my attention. Hindi ko sinasabi na bukas, ayos na yan lahat. Pero rest assured that as mayor and our team here in the mayor's office and our staff in the hospitals and healthcare department, city health department, we are doing everything we can to also serve you as you serve us. So salamat po ulit sa inyong mga healthcare workers at asahan po ninyo na yung mga problema at mga kailangan natin i-improve na pinaabot nyo po sa akin, yung mga hinaing ninyo at yung mga feedback, hindi naman po lahat hinaing, pero yung mga iba, feedback na pwede pa nating pagandahin, rest assured that I will continue to listen to you and we will act appropriately as fast as we can. At sa lahat po ng mga nakinig ngayon, ng mga empleyado natin, sana po i-send nyo na lang po sa mga kasamahan ninyo sa trabaho. Hindi naman po lahat makakanood ng live. Ipopost ko na lang din po dito sa caption yung link sa YouTube maya-maya pag na-upload na po ng doon sa YouTube. At para po sa mga ibang nanonood, mga hindi natin empleyado, magandang umaga din po sa inyo. Pero ito pong mensahe ko para po sa mga kawanin ng lokal na pamahalan. Dahil nga po wala tayong flag ceremony sa mga panahon ngayon at Lunes naman ngayon. So every Monday ko po gagawin ito, address o mensahe para sa ating mga kawani ng lokal na pamahalaan. So ayun po, mahaba-haba pa po ang laban mga kasama ko sa
paglilingkod sa mga empleyado natin sa lokal na pamahalaan, pero wag po tayo mas magsawa. Mapagod man tayo, pero tuloy-tuloy po tayong lalaban. Magkaisa po tayo sa laban natin kontra COVID-19. Marami tayong pinagdaraanan na kahirapan sa ngayon, pero ika nga nila, ang tinitiis nating kahirapan ay nagbubunga ng pagtsatsaga, at ang pagtsatsaga ay nagbubunga ng mabuting pagkatao, at ang mabuting pagkatao ay nagbubunga ng pag-asa. Sa panahon na napapagod tayo, maraming problema, nasa gitna tayo ng krisis, patuloy po tayo magtrabaho, patuloy tayo magpursige, at huwag tayo mawalan ng pag-asa. Bagkus, magkaisa tayo, tuloy-tuloy tayong magtulungan, at malalagpasan din po natin ang krisis na ito. Maraming salamat po. God bless po sa inyong lahat. Happy Monday, and enjoy the rest of the week. God bless po. See you soon.